Hello mga kakots, good morning sa inyong lahat. Kumusta sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy nga nanood sa aking channel, mga baguhan sa aking channel. Please subscribe at pakipindot ang notification bell, yung all para ma-notify yung mga bagong upload. So umpisa naman ang pag-abulol natin. So yung kulay pula, pakisubscribe, no, mga kakots. Sa umpisa ay talagang magtitiis tayo. Tulad na example, no? Marami pong mga vlogger ngayon na kakaumpisa pa lang nila ay naghahangad na po sila ng magagandang gadget. Gusto po nila magandang camera, magandang gadget, magandang headset. Basta po ay hindi po sila makagalaw, makapag-vlog hanggang hindi pangit yung kanilang mga gadget. Ay yun po yung mali. Kung may cellphone kayo, may microphone kayo, pwede na po kayong mag-vlogs dyan. Dahil yun talaga yan. Paunti-unti, pag kumita na yan, saka na po kayo bibili ng mga baguhang mga gadget na kaya na po sa sweldo nyo. Pero pag hindi pa kayo kumita, ay titis muna kayo sa pag-vlog. Ganun po yun. So, bilang isang experience ko po, bilang isang businessman, entrepreneur. So, nag-umpisa talaga ako sa wala. Hanggang palaki ng palaki yung business. Dahil, bakit kailangan po natin mag-umpisa sa walang kapital, konting kapital? Hindi po kailangan na million po ikakapital natin para po tayo mag-start. Isipin mo ha, nag-start po ako, masarap ako magkwento dito. Nag-start po ako sa isang printing, isang pirasong heat press. Lumang sikhanan na computer. Para po ay mag-umpisa na po ako sa business kong printing. So dahil ay ito'y nagtiyaga po ako. Para lang po yung goal ko ay mabot ko. Dahil mahal ko po yung business ko at ngayon ay nadugtungan po ito ng tailoring at ang aking printing ngayon napakalaki na po dahil lahat pong clashing machine mayroon po ako, embroidery, sublimation, DTF machine, sa akin namang sewer, 50 kamakinang meron ako. So mayroon na po akong empleyadong 60, kulang 60. So, ganun po. Pero, akala ko naman, pag okay na pag lumaki ang business mo. Pero hindi pala. Talagang pag lumaki na ang business mo, marami pong itong obligasyon, marami po, lalong lumadami ang obligasyon mo. Kaya hindi matatapos yung pag-expand mo, pag-innovate mo. Sa pag-isip mo ng diskarte kung paano mapagana yung business mo, paano po ito na hindi maiwan sa mga trending, no? Ayan. So masaya po ako dahil po yung mga government employee, mga school na sa akin na po nagpapatahi, nagpapagawa. So marami po akong services nga mabilis lang, ganoon lang po. Pero palaki-palaki ang business, palaki-palaki pong obligasyon, palaki-palaki sumasakit yung ulo mo. Walang katapusan sa sumakit-sakit ng ulo mo. Ganun po. So, ang advice ko po sa mga baguhan, tiyaga lang. Hindi yung may mangyari agad sa inyo, ay ito'y aalis na kayo. Hintuan nyo na agad. Hindi ganun. So, dahil paghihinto kasi ka, ikaw yung talo dyan eh. Pag hindi ka hinto, tapos sa failure ka, masarap yun dahil tinatry mo. Tinatry mo na sumubok. Di ba? Kasi alam mo, mas masama kung mas walang kang kwentang tao kung ikaw hindi sumubok. Wala kang ipagmamalaki. Takot ka lumabas sa comfort zone na yan kasi takot ka malugi, takot ka mapariwara. Di ba? Takot ka makulong. Marami kang tinatakutan.
marami mga negative na agad papasok sa iyo. So pag ganun ang mindset natin, agad wala talagang mangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Dahil takot tayo magkakamali eh. 'Yun. Yung mga Pilipino kasi ang taot, ayaw lumabas sa comfort zone na kanila pong iniistihan ngayon dahil takot magkamali sa mga desisyon nila. Sa totoo lang, ang pagkakamali ay magkukorek po paano po maitama lahat. Pinagdaanan ko, experience ko lang po ito ha. Kasi hanggang ngayon marami po akong pinagdaanan. Grabe talaga yung nangyari sa akin. Pero ito'y tinatak po yan sa puso ko at utak ko sa sunod maging maayos na ang lahat. Dahil hindi ko na po ganitohin. Diba? So experience, the best experience po yan. Sa bilang entrepreneur, umiyak ka, iyak ka lang, mapagod ka, magpahingo ka lang. Diba? Gutom ka, kumain ka lang. Pero, pag hindi na kaya, sisigaw ka lang. Oh. Pagkatapos yan, balik ulit, huwag kang hihinto. At kailangan, ang napaka, ano no, na sa aking pinagdaanan ngayon, kailangan mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung business mo. Dahil pag hindi mo mahal, siguradong hindi ka magtagumpay sa dulo. Iiwan mo na yun eh. Iwanan mo na yan kasi, eh bakit ka magpapa-stress dyan, hindi mo na mahal? Parang magjujuwa lang yan. Yung pag magjuwa yan, kahit gano'ng kahirap yung bundok ng babae, pag mahal mo, ay inaakyat mo yan para maabot mo yung mahal mo sa buhay. Kahit ano bang mga tinik na pinagdaanan mo, ay puntahan mo yung babae mo na gusto mong ligawan, makaligaw ka. Hindi ka sumuko hanggang mapauo mo. Di ba? Ganun din ang negosyo. Hindi ka sumuko hanggang hindi ka mag-success. Pag mahal mo ang iyong trabaho, pag mahal mo iyong negosyo. Dahil para sa akin, ha, ang haba ng experience ko. Alam mo, 2004, 2006 po ako nag-start ng negosyo. Puro pila yan. Nung okay na sana yung lending ko nung 2016, napilay din dahil nung pandemic, nag-close nung 2020. Oh, pagka-close yun, wala. Bit-bit ko, kapital konti. Dahil, ano, dahil may iba pala ang gusto ipagawa sa akin. Hindi pala lang yung lending. Bankrupt ako doon. Pinauwi ko mga empleyado. Sige, uwian na kayo. Kasi wala na akong pangsahod nyo. Sa una, pinasahuran ko ng hap-hap muna. Ang sahod nyo, sige, hap-hap muna. Pero nang hindi na talaga kaya, sabi ko, hindi na, magkuklos na tayo kasi nag-declare yun si President Duterte na, ano, na bawal maningil ang mga lindeng. So, ano nagkikitain ko? Wala, bankrupt. So, bago din naman yung lending ko na yan, may nangyari din na aking business sa Isitan Recto. Mga cellphone, nagtitinda ako. Pinaklose din yun ni Yormi yung Isitan third floor. Oo, dahil hindi nakabayad ang Isitan ng tax. Tapos, nung nakabayad na, binuksan niya ulit yung mall na yun. Pero ang third floor, hindi po niya binuksan na magbinta ng mga cellphone na sikanhan. Hindi na niya binuksan yun. Kasi yun po yung dahilan, kung yung third floor na yun, yung bintana ng mga cellphone, third floor. Pagkatapos yun, yun po yung dahilan na na-close yun. Hindi niya binuksan yung third floor. Dahil bakit niya buksan pa? Dahil yun po, doon po nagreklamo, kaya na na-detect yung Isitan nga, walang mga tax, hindi nagbayad, napasara niya saglit. Dahil po yung nanakawan na estudyante doon, estudyante ay anak ng bigatin. So ngayon, nahanap yung cellphone doon sa bintahan ng mga sikanhan na nag-detect doon yung ano, GPS ata, no? Tapos wala namang makikita, hinahalungkat yung buong cellphone ng third floor. Ayun, pinaklose na lang ni Yorme, pati Isitan na close. Di na nakabalik ang negosyo ko yon. So, malas-malas, pero sa lahat palang malas, sa lahat ng mag-failure ng pagdaanan mo sa negosyo, ang Panginoon kasi, si Master ng Universe, siya pong maglalagay kung saan talagang ka-business pwede. So, nag-close man yung ano, nag-close man yung aking lending, pero doon naman po ako nakilala sa YouTube. Kasi yung panahon na yon, wala po akong internet. Hindi ko po gamay ang internet.
wala po akong may account ako, Facebook account, marami nakakalimutan kong password. Di kasi ako commercial, ano lang talaga ko, business. Wala po ako sa online. Nung 2020, nung pandemic, doon po ako nag-YouTube. Doon po ako pumasok na sa online kasi sa bahay lang ka, wala ka namang magagawa. Lockdown, hindi ka makalabas. So doon, ano ba yung mga sa YouTube, sa cellphone? Doon po ako nakapag pumasok sa social media. Nang pagpasok ko sa social media, doon ko po nakilala po itong nakagawa po ako ng community sa YouTube. At doon dito po nag-stop yung clothing business ko, na printing business ko, na hindi ko akalain na ito'y magiging factory ito. Ganun lang po yun. So, tsaga lang, no? Lumaban lang. So, ang pastor ng universe, siya po yung mag-guide sa'yo kung saan ka pwede. Mawala man ang ibang opportunity mo, ibibigyan ka na mas malaking opportunity na mas marami kang matutulungan ng mga tao. Ito, naniwala po ako kasi ang dami kong natutulungan itong factory na to. So, ganun po yun. So, mag-start lang po tayo. Ang gusto ko lang iparating, mag-start po lang po tayo ng maliit to become big. Para po, kasi pag big diretso, ang mangyari sa negosyo mo, ang hirap mga pa, lalo na sa akin, no? Ito yung malaking negosyo na hinahawakan ko dahil first time ko talaga lahat ito, no? Itong klaseng business. Kasi nasa financing ako. So, ngayon lang, yun po yung kwento ng Boss Lee, no? Maraming salamat. So, please paki-share na lang po ang ating vlogs ngayon. Malamal ko kayo. Bye-bye.